Ang magandang balita ayon kay Mateo. Unang Kabanata. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Horam na siya namang ama ni Ozias. Si Ozias ang ama ni Hotam na ama ni Akaz at si Akaz naman ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hoseas. Si Hoseas ang ama ni Jeconias at ng mga kapatid nito. Nang panahong iyon, dinalang bihag sa Babilonya ang mga taga-Huda. Pagkatapos na sila'y dalhing bihag sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim naman ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim, at si Akim naman ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose na naging asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga taga-Huda sa Babilonya at 14 din mula sa pagkabihag nila sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ganito ang kapanganakan ni Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagdadalang tao na. Ito'y nangyari sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Palibhasa'y taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa. At dahil ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan ito ng palihim. Subalit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagat ang sanggol na ipinaglihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Pagkagising ni Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan nga niya si Maria. Ngunit, hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ikalawang Kabanata. Panahon ng paghahari ni Herodes nang isilang si Jesus sa Bethlehem, isang bayan sa lalawigan ng Judea. May ilang pantas noon na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila, Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, ay naligalig siya.
gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautosan ng bayan at sila'y tinanong, "Saan ba ipapanganak ang Mesiyas?" "Sa Bethlehem na nasa Judea po," tugon nila, "sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta, 'Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayan Israel." Palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang tala. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. "Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag nakita niyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako malay makasamba rin sa kanya." Pagkarinig sa bilin ng hari, ay lumakan na nga ang mga pantas. Ganun na lamang ang kanilang tuwa nang makita nilang muli ang talang nakita nila sa silangan. Pinangunahan sila nito hanggang sa tumigil ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang magina. Hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Kaya huwag kang aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo." Dali-daling bumangon si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panagoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maliw dahil sa pagkamatay nila." Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa Ehipto ang isang anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi sa kanya ng anghel, "Bumangon ka. Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya't bumangon si Jose at iniuwi sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang naghahari sa Judea si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil sinabihan siya sa panaginip, sa Galilea sila tumuloy at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta tungkol sa Mesiyas, "Siya'y tatawaging Nazareno." Ikatlong kabanata. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, "Pagsisihan na ninyo at talikdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang isulat niya, "May isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas."
Yari sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng hayop ang kanyang pinakasinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulut-pukyutan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong! Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan ninyo sa gawa kung talagang nagsisisi na kayo. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak para kay Abraham. Nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisit pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat maging tagadalaman lamang ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Dumating si Jesus sa Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Tumutol si Juan, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng ipinapagawa ng Diyos." Kaya't pumayag na rin si Juan. Nang mabautismohan na si Jesus, agad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong